Sa price po pala nito, alam ko marami din ang magtatanong sa inyo sa ating rack mounting sa likod. Yan, hanggang dito sa kanyang, bukod nga dun sa kanyang pansalikod na dalawa. So, meron din siya dito sa left at saka sa right na ano, na pan. What's up mga ka-idol? Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video nga mga ka-idol, so bubuksan natin itong kauna-unahan nating power amplifier. So kabibili ko lang sa kanya kahapon mga ka-idol. So hindi ko rin agad na gawa ng video kahapon kasi nga pagod din ako pagbubuhat dito kasi sobrang bigat. Power amplifier nga natin mga ka-idol is bagong labas ng live, Grand Slam, GS Series, Pure Copper at Class H na rin. So tinesting na rin namin to sa Raon kahapon. So ipakita ko na lang sa inyo yung video ng sound check namin doon. So cut ko na lang din yung video mga ka-idol, hindi ko na ipapakita na tatanggalin ko pa sa kahon yung power amplifier. So alam ko na hindi na rin makapaghintay yung ilan sa inyo mga ka-idol, so para hindi na kayo mainip. Sa lahat po ng viewers at sa lahat ng subscriber natin, so shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. At dun po sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so i-subscribe nyo lang po at i-like nyo na rin ang ating video. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-share para mapanood din po ng iba. So maraming salamat po. Yan na yung power amplifier natin mga ka-idol. So GS1000 ng Live Grand Slam. So yan yung kanyang series. So kitang-kita nyo naman mga ka-idol kung gaano kapogi yung ating Live na amplifier. So yan. So yan yung kauna-unahan nating power amplifier mga ka-idol. So natanggal na natin sa box. So hindi ko na pinakita yung pagtanggal natin sa box mga ka-idol. So in-unbox na rin naman namin yan kahapon sa ano sa Raon dun sa binilhan ko. So shout out kay Boss Electro Sounds and DIY. So na, sa napakabait na pag-assist kahapon. So doon ko to binili sa kanila sa Edlem Electronics. So shout out po sa inyo. Kasamang manual yung ating power amplifier mga ka-idol. So yan GS series. At ito yung kanyang power cord. So napakalaki ng kanyang power cord. Naka-ready din tayong metro mga ka-idol. So susukatin natin mamaya yung ating GS1000. So yung GS1000 natin mga ka-idol is 500 watts per channel, pure copper at saka class H. So ito yung kanyang power switch. Yan, ganda rin ang kanyang power switch. Tapos yung dalawang knob ng volume natin, channel 1 and channel 2. So ito yung mga indicator light. Yan, sa protect, clip, signal at saka kapag naka-on, naka-active. So ang ganda rin ang kanyang screen, yung pasokan ng hangin dito. Yan, napakaganda. Saka yung kanyang handle. So mamaya ko pakita yung likod mga ka-idol. Dito sa GS1000 natin mga ka-idol, so natuwa rin ako kasi bali apat yung pan niya. Bukod nga dun sa kanyang pan sa likod na dalawa, so meron din siya dito sa left at saka sa right na ano, na pan. So kaya siguradong hindi agad mag-iinit yung ating power amplifier. Silipin natin mga ka-idol.
So, yan yung isang pan dito sa kaliwa, mga ka-idol. So, kung nakikita nyo, yan. Sa harap yan, mga ka-idol. So, yan yung isang pan. Tapos, sa kabila dito. O, silipin din natin. So, yan yung isang, mga ka-idol. Yan, sa kanan. So, yan nga yung likod ng ating GS1000. So, yung kanyang pan, dalawa. Dalawa sa likod, dalawa sa harap. Ito yung kanyang power input. So, yung kabitan naman ng speaker natin, mga ka-idol. So, meron tayong speak on, channel 1, channel 2. At meron din tayong binding post na terminal dito, mga ka-idol. So, ipit nyo lang dito yung mga wire nyo kung wala kayong speak on. Dito, black and red. Yan. Positive, negative. Channel 1, channel 2. So, pwede rin dito sa likod kung meron kayong banana type. Isasaksak nyo lang dito sa likod. So, meron din dito mga switch para sa operation mode, sa bridge, parallel, and stereo. Tapos, meron din grounding, high pass at saka low pass. Sa sensitivity, yan. At yung bridge indicator natin. Tapos, sa input natin, channel 1 input and channel 2 input. Yan. Para naman sa link, mga ka-idol, so, channel 1, channel 2. Kung magdadagdag pa kayo ng isang power amplifier, so dito nyo lang lalagyan ng XLR papunta sa isa pang amplifier nyo. Susukat naman tayo ng ating GS1000. Susukatan natin dito sa harap. Mula sa kanyang rack mounting hanggang dito sa dulo. So nasa 483 yung kanyang laki. Yan. Tapos yung haba naman, mga ka-idol. So mula din sa ating rack mounting sa likod. Yan, hanggang dito sa kanyang handle sa harap. So, nasa 500mm yung ating haba ng ating GS1000. So, kalahating metro. So, yung kapal naman ng ating GS1000. So, kapag kasama yung kanyang paa. So, 100mm pag kasama yung kanyang paa. So, kapag hindi kasama. Yan. Nasa 90mm yung kanyang kapal. Kapag hindi kasama yung paa, mga ka-idol. So, sa sound check, yung sound check lang muna namin kahapon sa Quiapo. Yun muna yung ipapakita ko sa inyo, mga ka-idol. So, kahapon nung tinesting namin to sa Quiapo, mga ka-idol, sa Raon. So, pinabatak to ng dalawang mataas na watts na speaker. So, makapal yung kanyang magnet. So, hindi ko lang natanong kay Boss Electro kung anong watts nung speaker na yon. So, malalaki yon. Parang 215 na hindi ko lang sigurado kung anong watts nun. Basta mataas ang watts dun, mga ka-idol, kasi ang kapal nung kanyang magnet. So play ko na lang yung soundcheck ng video namin kahapon. Pa-like and subscribe na lang, mga ka-idol, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Sa price po pala neto, alam ko marami din ang magtatanong sa inyo. So 9.8 po ang SRP nila nyan. Sana all. I'm gonna be with you. I'm gonna be with you. I'm gonna be with you. I'm gonna be with you.